5.55. Oo, bawal ang maingay, kasi, ano. Kasi iba to eh, pakikipaglaban. Bawal maingay, punta muna doon. Sige na. Sige na, dito na mamaya ng tinti. Malipap. Punta. Basta huwag lang maingay. Huwag maingay. Sama-sama po tayo manalangin, mga kapatid. Tayo mag-ritual. Mabato. Kasi pakikipaglaban ito. Malis doon. Charmel, ikon mo 'yung kapatid mo doon. Huwag mag-ingit kasi. Sige na, pasok na kayo sa loob. Magdasal na ang Charmel kung buo ka. Buo ka. Ba't ganyan ang style? Hindi ganyan ang mandirigma. Ang iyong mata na pinagkalooban
ang iyong mata hamang liwanag sa kalangitan. Narito ang iyong mga anak, si Kenan Muyot at si Rosmina Pasta. At susano na nawa ay pagkaloob mo ang mga batang paslit na ito ay iyong pagkalooban upang masilayan ang nagaganap, upang ang maghari na lamang ay ang liwanag mo na siyang tataglayin. Ang mga nagkatawang mortal na mga itim, ang mga itim na nagkatawang mortal ay ipasinay at huwag ng pagharian. Iligtas mo ang mga taong ito ang mamiliwanag sa kalangitan, sapagkat sa dami nila ay hindi makakalating sa iyong banal na tahanan. Ang mamiliwanag sa kalangitan sa aming pagbigkas, sa taus-pusong pananalig at pananampalataya lamang namin, ang siyang mag-ahari ang liwanag mong siyang tataglay at ang kaliliman ay malulusaw. Ipakita ang katotohanan, ang maliwanag sa kalangitan sa kanilang pangatlong mata. Nakikita. Kapagbantay ng pangatlong mata ay aking hinihingin upang pagkalooban at liwanag na siyang babalik sa kanilang mga mata upang masilayan ang katotohanan. Nabukas ba? Madilim. Ipakita ang katotohanan sa pangatlong mata ang mga nagkatawang mortal na siyang pinagharian na ng maitim. Ipakita at ipasilay upang maisiwalat ang katotohanan. Ipakita at ipasilay sa pangatlong mata. Gising na pangatlong mata. Gising na ipasilay ang katotohanan. Liwanag sa kalangitan. Amang Jesus sa kalangitan, linisin mo ang aking mga kapatid sa kanilang balik sa tao. Linisin mo at pagharian mo. Alisin mo ang takot. Alisin mo ang pag-isip sa kanilang balik. Upang sa gayon ay makita ang katotohanan, buksan ang balik sa tao, buksan ang pangasong mata sa mga naganap. Ano nakita kayo nun? Ang dami nang nalalagyan ng ating pinito. Ang dami nang nalalagyan,
Ngayon, shallow sila. Okay, paglaban. Anong iwan din sa akin? Ang pagtunaw sa mga kalaban sa akin sa laki inigitin. Nalawa ko'y pagkalawa ng kapangyarihan ang bawat bigkas ng aming Diyos. Na siyang pagtunaw sa kalaban o pag hindi na maghahari ang mga ito. Ang liwanag sa akin ang takusin na at yan na ng tuldog upang hindi na makapaghari at hindi na makapagsatawang magkal ang manitin. Isarado ang mga katawang mortal upang hindi na mapatay ang katawang mortal at mga gamit ang mga pasyon. Isarado mo ang liwan sa kalangitan ang mga pasyon na ito. Sapagkat ang mga pasyon na ito ang gamitin yung gamitin at hindi ang gamitin sa mga kaan ng katawang mortal. At mata. Na. Nagbuwis ng buhay ang liwanag sa kalangitan. Amang ito sa kalangitan, iligtas mo ang aking mga kapatid na iyong mga anak na siyang hindi na nanawagan sa iyong tunay na madan. At ang banal mong ngalan, amang liwanag sa kalangitan, sa mga namayapang siyang narito na siyang humihingi ng tulong upang makarating sa kaliwanagan. Humingi ng tawad sa ating amang liwanag sa kalangitan, sa mga natabunan ng tubig, ng lupa, amang liwanag sa kalangitan, amang liwanag sa kalangitan, iligtas mo po at huwag pong hayaan na dumating ang tubig na ito, dumating ang disaster na ito, amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan, iligtas mo, lahangin ka ng tulong ka, amang liwanag sa kalangitan, upang kumaan, sanbaka ng kalangitan. Nasaan data ng kalangitan, sabi mo, amang liwanag sa kalangitan, iligtas mo ang mga kapatid. Iligtas mo sa pendataan, o sa akin, ang pagdating na tubig at nasawi, upang hindi na makarating. Amang liwanag sa kalangitan, sabi ko, humihingi ng tulong. Humihingi po kami ng gabay at patawarin kami sa aming pagkukulang, sa aming pagkakasala, amang liwanag sa kalangitan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako. Amang liwanag sa kalangitan. Gamitin mo po kami magkakapatid upang makaligtas ng mga tao. Huwag mo pong hayaan amang liwanag sa kalangitan na mas marami pang magbuwis sa mga kasalanan aming nagagawa. Tapos kami pangaralan na lamang. Amang liwanag sa kalangitan sa aming pagkakamali. Aking inihiling ang ating mga kapatid na siyang nakakasilay sa kanilang pangatlong mata na iyong pinagkaloob. Ang kaparusahan na para sa amin ay dinala ng aming mga kapatid sa ibang bayan. Aming inihiling, huwag mo silang hayaan amang liwanag sa kalangitan. Ang mga paslit na siyang natagunan ng tubig, na siyang inagos ng tubig, na siyang nilamon ng lupa, amang liwanag sa kalangitan. Nawa ay mapatawad mo rin ang mga taong ito na siyang nagkasala at nagkamali. Amang liwanag sa kalangitan, amang ito sa kalangitan, aming hinihiling na nawa ang liwanag mo na lamang ang siyang mag-ahari sa buong mundo. At ang liwanag at ang ngalan mong banal na ngalan, ang amang liwanag sa kalangitan, ang siyang maituran na at ang misyon tungkulin na itong pinagkalog sa bawat isa. Amang liwanag sa kalangitan, nawa sa pamamagitan ng pagliritual na ito, amang liwanag sa kalangitan, ay maiisip ng bawat isa ang aming tungkulin, ang ginagampanan na hindi po ito laro. Amang liwanag sa kalangitan, ipasilay mo at iparamdam mo sa amin ang aming pagkakamali. Nawa kami po ay patawarin. Kami po ay humihingi ng kapanawaran upang ang aming mga kapatid na siyang mapapalusahan sa ibang bansa ay huwag na pong maghari ang tubig, kalikasan,
mga bato at ang lupa. Pamamiliwanag sa kalangitan ng hangin na aking hinihiling upang matawarin din po ang bawat isa. Ang tubig, ang inang tubig na siyang nagahari rin. Pamamiliwanag sa kalangitan, patawarin mo po kami sa mga pagkakamalit at kukulang namin. Ano man ang aming pagkakamalit, pangaralan mo po kami na tumagos po sa aming puso at maisip namin ang katotohanan na aming ginagampanan at hindi lang sa mga mata na siyang nabubulag na aming ginagampanan, na siyang iniisip ang mortal na katawan, ang buhay sa ibabaw ng mundo na siyang iniisip. Amang liwanag sa kalangitan, nawa ay may pasok sa bawat kaisipan ng bawat isa ang katotohanan tungkulin na aming kinako at tinanggaw, tungkulin na siyang tunay na siyang maghahari at liwanag ng kataglayin. Ang banal mo na lamang nangalan ang siyang may duran at ang anumang mga dilubyo na siyang darating, tunawin, lusawin at maghari ang awa ng amang liwanag sa kalangitan sa mga taong mortal. Sapagkat amang liwanag sa kalangitan sa bawat nagsubuwis ng buhay, amang liwanag sa kalangitan, ako rin po ay nahihirapan dahil hindi ko man ito katuko, hindi ko man sila. Amang liwanag sa kalangitan, kapamilya ay sila po ay aking mahal na mga kapatid, sapagkat hindi pa po nila nalalaman ang tunay mong liwanag. Amang liwanag sa kalangitan, pangkalooban ng kalapasan ng bawat isa, upang sa gayon amang liwanag sa kalangitan, ang aming tungkulin na lamang at hindi ang kung ano-ano man ang siyang pumapasok sa aming kaisipan. Sapagkat ang mga kung ano-ano man na siyang pumapasok sa bawat isa, amang liwanag sa kalangitan sa mortal na katawan na aming iniisip, ay hindi namin napag-alaman na kami na po pala ay nagpukulang at nagpapasala. Matawarin mo po kami amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan, at nawa sa mga silayan ng aking kapatid na siyang narito na may mga pangatlong mata ay maisiwalat at maipakita ng malinaw sa kanilang pangatlong mata. Amang liwanag sa kalangitan at ang mga taong mortal na siyang pinag-arian ng maitim na siyang pinalitan ay pagkaloob mo upang mailigtas nila at mapakawalan nila ang mga tao nito na nasa dilim. Ligtas na, ganun. Ang liwanag sa kalangitan, pagkalooban ng kapangyarihan upang makapalas ang mga nakabalot na balutan ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Rasim. Marami sila? Ano nakikita, Charmaine? Ano nakikita, Rasmaine? Ibuo niya. Kapag nag-shake kayo, pumapasok ang banal na liwanag. Ano nakikita? Gumaan? Gumaan. Huwag hayaan na kailangan yung dasal na magmumula sa iyo ang siyang kaligtasan ng mga tao. Amang liwanag sa kalangitan, aming hinihiling na nawa ko'y masilayan ng aking mga kapatid ang siyang managkatawang mortal na itim ay tunawin at maligtas ang mga taong ito na nasa kadiliman nato. Kayo, puntahan nyo, may isang malaking paridad, may isang malaking susi na yaon ang magbibukas sa lahat. Amang liwanag sa kalangitan, ipakita ang pinakamalaking susi ng kadiliman upang sa gayon ang bawat isang nakakulong ay mawala at mailigtas ang lahat ng kanilang mga espiritu. Mga kaslit. Ano nakikita kayo nun? Ano nakikita Rosnay? Ikaw. Sige, ibahagi nyo. Nakikita nyo. Yung kanina, ano nakikita? Nandun po sa may matas na nagbundok, may tubig po. Tapos sinigyan ko po dun sa may babanya kung maraming itong bahay.
isang progreso. Pero yung pagliligtas natin na mag-chat na yung ano, yung mga taong nagkataon ng itim, ipakita ang katotohanan upang mailigtas ang mga taong nagkataon ng itim, mamangiwan sa kalangitan. Datapuan kalakasan ng ipagkaloob sa bawat isa upang sa ganyan na paglabanan at aming pong lalabanan sa pananalit at pananampalataya ang pag-recall na ito, amang liwanag sa kalamitan, sa katotohanan ng aming pagdarasal at nais namin ang siyang tunay, amang liwanag sa kalamitan upang maipakita ang mga tao na ginamit ng mga itim. Sanang baling kataw, sanang baling kataw, o bas, baling kataw. Sama-sama kayo ha. Sama-sama kayo para mapagtulungan yung buktan niyo. Sama kayo. Madilim? Madilim. Madilim. Sige. Nasa dilim pa, Carmen, at ibuting Kuya Kenon. Di mo. At ibuting Kuya Kenon. Ha? O, kita na kayo? Ganun mo yun. Pagtaan mo si Carmen. Ang lumapit po sa maliwanag. O, sige. O. Maliwanag sa kalangitan. Maganda sa kalangitan. Sige, magsama-sama kayo ha. Carmen, tawagin mo si Kenon. Kenon. Nakita na kayo? Iwanag lang po yung mag-isahan. O, sige. O. Amang liwanag sa kalamitan. Si Ate Butina, nakita niya na? Kayo yun, maliwanag kayo. Magamitin kayo ng mga bananangin sa kalamitan. No? Amang liwanag sa kalamitan sa pamamagitan ng paggamit ng aking mga kapatid. Sa aking mga kapatid na ito, ay iligtas mo ang mga taong pinagharian ng maitim, lalo na sa mga paslit na walang kalaban-laban. Amang liwanag sa kalamitan, ipagkaloob mo na nawa sa bawat rehas ng kanilang pag-alis sa pinig, sa nakalak na pintuan na isang pintuan upang ito ay naikandado. Amang liwanag sa kalamitan, pagkalooban ng kapangyarihan upang mabuksan at makawala ang mga paslit at bumalik ang kanilang mga espiritu sa kanilang katawang mo. Ano? Wow, yan na. Tama. Paano yung malabas sila magliliwanag? Sige, sige. Magliliwanag sa kalamitan. Sabi nyo, o, oh, Kermel. Keno, nakikita nyo ba? Sige, tulungan mo kayo. Yan, sige, bukas. Bukas, yan, pagtulungan nyo. Yan, bukas. O, oh, liwanag. Magliliwanag sa kalamitan. Sige, yan. O, oh. Amang liwanag sa kalamitan, kami na natin binubuksan ang katotohanan ng mga tao. Amang liwanag sa kalamitan, sige, bukas, ipabukas, yan. Tunawin, yan, sige, tunawin, yan. Yan, o, sige, handa ka ng kaliwanagan, pagkalog, yan. Yan, mga isyentano, o, okay. Yung kailangan niyang tubig. Tubig okay. Na nga sino pa. Sige, ay, tunaytin, tunaytin. Hindi kayong karapat-dapat yan, naman si Kaibyan. Hindi kayong karapat-dapat sa pagkatag magkakari ng mga warang sa kalitan. Ang inyong mga kaluhan, hindi na makakalimuhanin sa pagkatiyahan ay mga pasirin. Dala-dala po ng pagkain. Eh, wag, wag mong talim ko naman. Meron po ka pagdating. Yung mga paslit na nagkukunyari. Tunawin, lusawin. Tunawin, lusawin. Ang mga paslit ang mga paslit. Yung mga katukuhan ng batang paslit. Siyang narikosin. Ay, ligtas. Oo, oh, hihiwala yan na. Hindi makakapasok yung mga kukunyari. Oo. Oh.
Sige. Anong niwala sa kalangitan? Pero ano silang magkasal? May mga lumaki na? Opo. Lahat yung mga kamay niyo. Dasal kayo. Salamat po sa mga tumulong, nagdasal upang maligtas sa mga espiritu. Umiwanay po, gumanan po. Basta makipiliwanag ng gumanan po. Paglabas na bukas ng buwan, takbuhan. Ang dami na nasa biliwanag. Ano? Pagkakas na biliwanag. Yun ang darating sa ating kapala. Lakas po, ganun buntok siya. Pagkakas. 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 Kasi yung nagtatawang mortal na kalaban, tapos yung may darating sa atin, kawawa yung mga tao, kasiguran, ang mga kawawa dyan, kasiguran, yung mga tabing dagat, yung nililigtas natin. Ano mga nakita niya, kwento niya? Yung dumaragas sa atong tubig na galing sa bundok po. Tapos? Yung lakas. Ang mga bata po na nagkano. Nasaan na si Rasmus? Basang po na kulong po sa ilalim. Ay, mga bata na mga pinaltan na. Tapos lumaki liwanag niya nung pagano po, pataas. Tapos nung naibigtas na silang lahat, yung unti-unti na magliliwanag na wala na itin. Yung mga mapagsamantala, hiniwalay talaga. Tapos yung isa po, nakita ko, nagdadalang pagkain.
Nakadiri. Merong ano, merong lumalapit, di ba? No, nakita nyo na yung kinukwento nila, yung ano, na totoo. Yung nagdadala ng pagkain. Yung ganun na yung... Kinain na niya talaga. Oh, di nakita nyo na na yung kinukwento nila Jenny Rose na pinapakain sa kanila ay totoo. Okay. Mga daga uod. Okay, ibig sabihin, ang daga po, uod, kalangaw, ipis, at saka butike, yan po ay galing sa baba. Mga langaw, yan po ay galing sa ilalim, yan po ay likha nila. Mga linta, yan, mga likha nila yan. Kasi hindi katotohanan yan. Kaya po mga kapatid, napakahirap po na magkamali at magkasala sapagkat alam na po kung saan paparoon ang iyong espiritu kung iyo pong binaliwala ang katotohanan na iyo pong natagpuan. Ito po ay hindi biro mga kapatid. Mga nakikisama po sa gayak, naway maging buo po ang bawat isa. At hindi po, wala pong puwang sa atin ang sama ng loob, ang tarak. Ito'y malit na bagay lamang po ay huwag pong dibdibin. Dahil hindi po ito nais ng Ama sa Langit, kundi paghaharian ka lamang ng maiitim. Dapat po ay ang bawat isa ay magkaroon po ng katalinuhan upang hindi ka mabato ng maiitim. Na hindi mo iniisip na sa bawat bigkas mo ng bibig na hindi mabuti o pagtatanim mo ng sama ng loob sa iyong kapatid, nakakalikha ka na rin po pala ng itim. Na sila ay siyang tuwang-tuwa at pinasasaya mo. Kaya hindi po biro ang ating ginagampanan. Wag lamang pong mag-steady sa kung anong nais mo. Kundi naisin mo talaga ang isang maging mabuting mortal at isang maging mabuting sandata ng ating Ama sa Langit. Yun po ang kailangan. Parang na okay na yung gamitin natin na parang hindi lang ginagamit sa Ama sa Langit. Parang naman natin yung itong kulin natin. Parang okay na. Satisfied. Parang hindi pala ganun. Hindi pala dapat ganun. Kailangan pala dapat magpatuloy ng pagmamalasakit. Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa tungkulin na ipinagkaloob. Kaya kung ang isa palang napakaralan ko, yung bato ng kalabaw, pag-aawayin kayong mag-asawa, yun po yung isang number one. Pag-aawayin kayo, pagsusumbatan niyo yung isang wala lang, walang wala pa gamalak. Isipin na lang natin yung bato ng yung gagawa, gagamitin din yung mga bata. Oo, ba, gagamitin din yung mga bata. Tapos yung sabi ko dito. Kapag ka nagkaroon na pala tayo. Sabay pa tayo. Sabay pa tayo. Sabay tayo. Tapos pa sila ng dam. Ang mataas. Ay ba, John? Yan yan ah. Si Buti nga yung dinadala niya. Asan na siya? Asan na? Wala bigla. Susuka. Baka nagsusuka naman yun. Eh, nagsusuka nga si Kenu. Oh, Charmel, anong nakita mo? Magpatotoo kayo ah, para yung mga ano, na hindi biro, oh, yung mga kapatid natin na... Yung mga nakita ko po kanina, mga nakita po namin, pare-parehas po kami kanina. Yung nung una po, rumaragas ang tubig po na galing po siya sa mataas na bundok. Dam yun. Dam, nakita ko mataas. Dam, nakita ko mataas. Dam, nakita ko mataas. Na talagang malapit na malapit na malapit. Tapos, biglang tinignan ko naman sa may iba bangon, meron yung mga bahay-bahay siya. Marami. Tapos inaanhan siya ng tubig na yun. Parang marami talaga na yung tubig na bumabagsak. Tapos yung nakita naman po namin sa amin kanina na ano po yung sa may kadiliman po. Meron po yung mga kulong-kulong po sila na mga
bata-bata po. Pero yung una po, meron pa pong mapaglinlang na nakikihalubilo po sila. Kumwari, nakikikulong po. Tapos nung hiniling po ni Granny na may alis po yung mga mapagpanggap, biglang gumanon po kayo. Tapos biglang yung mga bata lang na iba yung natira po. Tapos yung tinulungan na po namin sila. Tapos yung meron po kanina, yung merong lumalapit po na maitim, na malaki. Meron po, tapos tinunaw po namin, natunaw naman po siya. Tapos meron po yung mga bata. Pag lumalabas po sila, nag-iiba po yung anyo nila, lumiliwanag po. Bata lang, yung mga walang matanda. Sa akin, yung babanggitin ko po na rumaraga sana yung tubig po. Ayun po, binanggit naman po ni Carmen. Para yun po kami nakita rumaraga sa po. Para po siyang dam na binuksan po na rumaraga sa po. Galing bundok po. Tapos yung kinakain naman po sa may baba, nakakadiri po. Nakakasuka po. Mga uod po. Yung nalaglag po ng nagdadala. Sa ibaba po. Tapos yung mga bata po na magpanlin lang din po na maitim. Tapos nung nagdasal po si Tita Green, umangat po yung liwanag ng mga bata po. Wala po. Ito po yung nakita po namin. Ano, ito po yung nating luto po. Ilang edad na yung mga bata mo? Mga sure naman to. Kaya yung mga bumalik sa katawang mortal, hindi kilala. Hindi na makikilala kung sino yung mga Pikachu! Baka mamaya hindi na nila kilala yung asawa nila. Bakit ganito na yung nangyari? Ba na yung asawa pala sila? Nag-asawa na pala sila. Hindi nila alam na nag-asawa sila. Kaya mamaya baka nagising na hindi na kinakilala. No? Totoo ka. Amnesia na lahat. Magpatotoo ka, kapatid na main po sa ito po yung aking anak na natutuwa po ako na dahil pinagkalooban po siya ng mas malakas pa na mata na namang liwanag sa kalangitan dahil ilan po ang mga pinagkakalooban ng balita na tao. Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Yung nakita ko po ano po, landslide tsaka yung tubig. Tubig naman yun na ano. Tsaka doon po sa baba yung mga bata na nakakulong sila. Ang dami nila. So sabi mo magbukas yung takbuhan yung mga bata na itim. Habang nakakalabas sila doon sa may rehas na yun, nagliliwanag sila, lumiliwanag. Ang dami yung mga katulad. Andito na nga yung dalawang nailigtas. Ang dami yung sila, Jenny Rowe. Habang nakalabas sila sa ito ng miliwanag. Meron sa daw-daw yung isang bata na pagkain na. Kaya paglin lang yun. Oo, ba't nakakainin? Tapos ang sinabi niya, sinabi niya maghiwalay silang gano'n. Yung puti, tsaka itim. Mangat na gano'n yung iwan yung mga itim sa baba, nag-iwan sila, iwalay. Yung mga balintataw na ganyan, hindi po yung biro, kapatid. Hindi po biro ang ginagampanan natin, kapatid. Sapagkat hindi po tayo mag-aaksaya ng oras para manloko ng tao, parang gaguhin ang sarili natin. Ito po ay pinagkaloob ng Amang Liwanag sa Kalangitan at ang Amang Hesus sa Kalangitan upang masilayan na po natin ang katotohanan na siyang tunay na nagaganap na sa ating lahat, na hindi natin napakatagal ng panahon, na hindi natin nalaman. So, maraming salamat naman sa mga naniniwala at nananalig at sa katotohanan na ginagampanan natin sapagkat sila po ay katotohanan na nananampalataya at naniniwala sa ginagampanan po natin na binubuo natin na binuo ng Amang Hesus sa Kalangitan sapagkat ipinagpapatuloy lamang po natin ang kanyang sinimulan na ating nais din na sinimulan. Sapagkat muli na po siyang nabuhay, ito na po yun mga kapatid. Kaya magpakatalino na lamang, yan lang pong masasabi ko dahil matagal na tayong nabitag. Ang bitag po na sinasabi ko, ito po ay napag-aralan ko, yung pagtawag mo pala ng Panginoon, Diyos, Ama, Amang Jesus, at Jesucristo, Lord God, ay isang bitag pala ito patungo sa daan ng kadiliman. At kung ikaw naman ay nais mong magkaroon ng landas sa patungo sa daan ng kaliwanagan,
Lord in heaven, God in heaven, Father in heaven, Ama sa langit, Panginoon sa langit, Diyos sa langit, Amang liwanag sa kalangitan, Amang Jesus sa kalangitan. Yung po, kapag ito po ay mayroong kalangitan, eh, paparoon ka sa kaliwanagan. At hindi ka mabibitag. Dahil bitag, parang bitag na yun eh. Ang akala natin, yung Panginoon na tinuturan natin, eh, katotohanan, di pala natin nalalaman na mayroon din palang Panginoon sa kadiliman. Siya po yung kalaban ng Amang Liwanag sa kalangitan. So, nawa po maunawaan po ng bawat isa at maintindihan, magpakatalino sapagkat ang kaligtasan natin ay nasa ating sarili, kapatid. Hindi ka maililigtas ng kapatid mo, ikaw ang magliligtas ng sarili mo sapagkat sa iyong pagturan, pagsasalita, pagbigkas ng katotohanan na manawagan na ng sa langit. Wala pong Hesukristo, kapatid. Yun ay bitag patungo sa kadiliman. Huwag na kayong magrebulto. Manalangin na lamang, ilahad ang kamay para matanggap yung hinihiling natin. Pangarap, kagalingan, lahat ng nais matatanggap natin kapag ipinagkaloob. Tapos, ipasok natin sa ating puso para pumasok yung liwanag na ating natanggap sa ating Ama sa kalangitan. Maraming salamat po.